Bandila ng Kulto, Canole and Paul, History. Madaling araw pa lang ay nagtungo na ang mensahero sa bahay ni Canole upang magdala ng sulat. Malungkot ang mensahero dahil meron siyang iniisip na problema. Bossing? Bossing? Boss! Bossing! Uy, ano problema mo? Aga mo naman. Boss, sulat. Oh, sulat. Teka, parang nadinig ko yung iyak mo ah. Ano nangyari? May problema ako, bossing. Ano nga yun? Meron ba akong pwedeng itulong? Wala. Parehas tayong walang pera eh. Huh? Eh, kung problema mo pera, wala talaga akong pwedeng itulong. Teka, ano ba yun? Eh, kasi boss, yung asawa ko, nakautang pala ng pera sa kapitbahay naming malakas magpatubo. Eh, yun! Naniningil na kahapon pa. Ang sabi, pag hindi raw nakabayad, hanggang ngayon, eh, triple na raw yung tubo. Hindi naman yata makatarungan yun, bossing, di ba? Eh, ba talagang hindi? Salamat dito ah. Nagkape ka na ba? Di, boss. Eh, kahapon pa nga ako hindi kumakain eh. Wala akong gana. Nang basahin ni Canole ang sulat, nakapangalan ito kay Casio. Agad na naalala ni Canole na ang lugar ni matandang Casio ay nasa Mindanao. Aba, ayos. Ikakasal na pala yung apo ni matandang Casio. Imbitado ko. Layo ko pa nun ha. Mula nung araw na yon ay 3 araw pa bago ikasal ang apo ni matandang Casio. Nagtungo roon si Canole at pagpunta niya sa lugar ay kasalukuyan na nagkakarne ng mga baboy. Lilinawin lang po natin, hindi po sila mga Muslima. Magandang araw ho, Tatang Casio. Ay! Canole! Ikaw na pala. Nauna lang ng konti sa iyo si Paul. Ha? Si Paul? Ibig sabihin, imbitado rin siya rito? Oo naman. Alam mo namang kaibigan ko kayong dalawa. Hindi pwedeng siya lang ang imbitado. Kailangan nandirito ka rin. Oy! Anong ginagawa mo rito, Nole? Huwag mo sabihin, inimbitahan ka rin ni Tatang Casio. Oh! Totoo nga ang sinabi ni Tatang Casio. Mas nauna ka pa sa akin. Siya nga pala. Sinong kasama mo, Paul? Wala. Eh, sino pa ba? Wala naman akong asawa. Wala akong anak. Parehas lang tayong dalawa, Nole. Ganun ba? Daming tao ah. Lahat ba sila kumakain ng karning baboy? Oo naman. Kung meron mang hindi kumakain dyan, eh ayos lang. Hindi lang naman baboy ang handa. Nagpabili rin ako ng walang kamatayang talapya. Halika, pumasok ka, Canole. Siya nga ho pala. Tatang Casio, saan bang tindahan dito? Eh gusto ko nang masimula ng inuman. Huwag ka nang bumili, Paul. Marami dun sa loob. Galon-galon ang mga tuba doon. Eh kung gusto mo, ikukuha na kita. Hindi na ho. Ako na lang ang kukuha. Oy, Nole, halika't simulan na natin ang laban. Ikaw talaga, kararating ko lang, Paul. Inuman agad ng gusto mo. Eh parehas naman tayo eh. Nauna lang ako sa'yo ng 10 minuto. Tignan mo yung bag ko. Nandito pa sa akin. Halika na,
huwag ka nang mag-inarte pa. Sa aking maalala, nang huli tayong nag-inom, hindi ako umubra sa iyo, Nole. Pero sa pagkakataon na ito, titiyakin ko sa iyo na mas marami akong maiinom at pababagsakin kita. At tara na, uminom na tayo. Habang nag-iinom si Paul at si Kanole sa likod, hindi maiwasang may ibang mga tao na napapatingin sa kanila. Katunayan, yung isang lalaki ay hindi na nakatiis. Lumapit ito sa kanila habang may hawak siyang isang plato na hiniwang karne. Mga pare, eh bakit? Kayo lang ang umiinom ah. Eh paano naman kami? Di ba kayo marunong mag-aya? Ganyan ba talaga ang mga Tagaluson? Pare, huwag mo namang lalahatin. Eh kung gusto mong makitagay, walang problema. Halika. Hindi. Hindi na. Huwag na. Nauna na kayo eh. Tapos paharapin mo ko dyan? Ayoko nga. Eh di wag. Ayaw mo pala eh. Habang sila'y nag-iinuman, hindi maiwasang lapitan sila ng apo ni Matandang Casio na ikakasal. Magandang umaga ho sa inyo. Ikinagagala ko po kayong makilala. Kwento lang po ang naririnig ko sa inyo pero hindi ho ako makapaniwala. Makakadaupang palad ko po kayo. Kayo po si Kanole at kayo po si Kapol. Oh, ako si Paul. At syempre, ako naman si Nole. Maraming salamat po dahil nakapunta kayo sa kasal ko. Ah, siya nga pala. Congratulations sa iyo ah. Buti ka pa. Meron ka ng asawa. Oo nga naman. Mabuti ka pa bata. Meron ka ng asawa. Eh, bakit po kasi hindi pa kayo mag-asawa? Ay, hindi ako pwede. Eh di mas lalo naman ako. Hindi rin ako pwede. Nakakatuwa naman po mga kapanalig ng Lolo Casio. Sige po at marami pa po akong gagawin. Ah, sige bata. O ano? Ayos lang ba kayo dyan? Ayos lang ho kami. Eh nakilala ko na yung ikakasal na apo mo. Siya ba si... Si Dindo, ang apo ko. Ang kaisa-isahan kong apo. Kaya nga't ngayong ikakasal na yung apo ko, eh titiyakin kong bongga ang kasal. At kung maaari, buong barangay, imbitado. Hindi ba apo? Oo naman po lolo. Yan ang lolo ko. Talagang ipinagmamalaki ko ang lolo ko sa lahat. Alam niyo po ba sa school? Nako, kahit po ganto na ang edad ko, hatid sundo pa rin ako ng lolo ko. Aba, ayos ah. Ganun sana lahat ng lolo. Maswerte ka din do dahil naging lolo mo si Tatang Casio. Habang sila'y nag-iinom ay lumapit na naman yung lalaki. Kapansin-pansin na biglang namula ang mata nun. Daig pa nito ang nakainom. Tatang Casio, napansin ko lang ano, bakit ba parang napaka-VIP ng dalawang dayuhan na? Ano bang meron sa kanila? Ikaw naman Raul, nagtatanim ka ba ng sama ng loob? Eh hindi naman ho. Ang akin lang, parang napaka-respetado ng mga taong to. Respetado ba kamo? Oo, ano ba sila? Mga militar ba mga to? Mga pulis? Abogado? Hukom? Politiko? Businessman? Ano? Wala sa nabanggit pare. Parehas kaming albularyo. Eh albularyo lang naman pala eh. Eh bakit napaka-VIP na ganyan? Tatang Casio, huwag sana kayong magagalit sa akin. Pero hindi ko gusto eh. Iba ang turing mo sa kanila. Samantalang kami rito, nagpapakahirap na. Pero alam mo bang,
Kanina pa namin gustong mag-uwi ng karne para sa pamilya namin. Eh brad, kung kinakailangan kumain, bakit hindi kumain? Huwag ka nang makipagsigawan pa sa amin. Huwag sasamaan loob. Pare, kumuha ka ng pagkain dyan, iuwi mo sa inyo. At nang sa ganun, makakain na rin ang pamilya mo. Huwag mo silang tiisin. Mahirap tinitiis ang taong nagugutom. Hindi baling kami. Kahit na isang linggo kaming hindi kumain, kaya naming mabuhay. Ganun ba? Bakit? Ano ba yung mga katawan nyo, bato? Kung ako sa iyo, pare, kumuha ka na ng makakain. Napupuno na ako. Maikli lang ang PC ko. Hindi katulad ng kaharap ko. Baka mamaya bigtain kita dyan. Upol. Kaunting lamig lang. Hindi eh. Sobra na ito eh. Kanina pa eh. Pagkain lang pala kailangan eh kung ano-ano pang sinasabi. Raul. Sige na. Kumuha ka na dyan ng pagkain. Iuwi mo na sa asawa mo. Eh, Dindo. Ayos lang ba iho? Ayos lang po, Kuya Raul. Sige po. Kumuha lang po kayo dyan. Yun lang naman pala ang gusto ng lalaki. Nahihiya lang palang kumuha ng pagkain at gusto niyang magpaalam kanina pa. Pero nahihiya siya dahil nakaharang si Kanole at si Paul. Pagbalik ng lalaking si Raul, nagulat sila dahil ang sinabi, Tatangkasyo! Ay bakit? Anong problema? Bakit ka nagtatakbo, Raul? Tatangkasyo! Alam niyo ho ba, merong apat na lalaki na nasundan ko. Nako! Parang mga naghuhurumentado. May mga dalang palakol. May itak. May kadena. Tapos yung isa, nagsabit ang bote sa katawan. Tsaka lalaki ng katawan. Parang mga hindi naliligo. Bakit ganun? Sino ang mga yon? Huwag natin problemahin ang mga taong yon. Meron tayong mga otoridad na pwedeng sumupil sa kanila. Bakit ba takot na takot ka? Eh kasi po, parang hindi gagawa ng magandama ngayon eh. Natatakot ako. Baka mamaya dito sa bulwagan yon pumunta. Eh baka mamaya mapano tayo rito? Raul, huwag mong intindihin ng mga yon. Okay? Siya nga naman pare. Huwag mo silang intindihin. Nandito kaming dalawa ni Nole. Teka lang pare. Eh ano namang magagawa mo? Eh puro mga gamit yung mga yun. Palagay ko'y hasang-hasa. Eh nagsasalamin pa nga yung isa sa itak eh. Ano ka ba? Huwag kang matakot dun. Kaming bahala. Pag alis ni Raul, yung tinutukoy niyang apat na lalaki ay pumasok sa bulwagan. Ito na yata yung sinasabi ng lalaki, Paul. Ah, yan na ba? Eh nung nakakatakot sa mga yan ah. Magandang araw sa inyo mga iho. Ano ba ang atin? Eh kung kailangan nyo ng pagkain, hindi pa oras ng kainan. Kasalukuyan pa lang nagluluto at yung iba naman ay nagkakarne. Hindi ho yata kayo nadinig. Bakit ganon? Hindi sila kumikibo. Uulitin ko. Magandang araw sa inyo. Hindi kita tinatanong. Ha? Maupo ka dyan. Teka sandali lang pare. Para kang sinong makapasok ah. Hindi pala ako kilala nito. Talagang hindi. Eh sino ka ba? Ako lang naman. Ang kinatatakutan dito sa bayan namin. Ang ibig mong sabihin ikaw si... Oo. Ako si The Boy. Kulto. Por Diyos por Santo. Anong ginagawa mo rito, The Boy? Nabalitaan namin na meron daw dalawang matapang na albularyo ang dumayo pa rito
Sino ba ang mga yon? Kilala mo ako, matandang Casio. Sa lahat ng ayoko, yung ako ay nasasapawan. Kami ba tinutukoy mo, ha? Ako si Nole. At ako naman si Paul. Kung gusto mong magkasubukan tayo, pwes wag ngayon. Nakikiusap ako sa iyo, Kulto. Papatulang ka namin kahit ilan pa ang bilang nyo. Basta wag lang ngayon. Dahil nasa kalagitnaan kami ng kasiyahan, wag mong sirain ang kasiyahan na gaganapin. Maawa ka sa bata. Ganun ba? Ah, sige, pagbibigyan kita. Matandang Casio, bit-bit ko ang aking bandila. Itatayo ko ito dito mismo sa lugar mo. The boy, hindi pwede yan. Alam kong... Alam mo naman pala. Alam mo na kung saan ako nakatungtong. Itinatayo ko ang aking bandila. At kayong dalawa, aantayin ko kayo mamayang gabi. Paglayas ng mga Kulto, dumiretso sila sa ilog kung saan merong malawak na damuhan na pinagtatalian ng mga baka at kalabaw. Yung bit-bit nilang bandila ay itinarak nila roon at nagkataon na merong isang malaking baka ang nakatali at yon ay kanilang kinarne at kinain. Ganon kahalang ang bituka nila the boy. Kitang-kita pa ng may-ari kung paano tanggalin ng ulo ng baka. Dali-dali naman itong nagsumbong kay Tandang Casio dahil isa siya sa takbuhan kapag ganon ang sitwasyon. Huwag ka mag-alala. Pananagutin natin ang mga Kulto na yan. Huwag kang magsusumbong sa barangay. Baka mapano pa sila. Bakit? Ano bang ginawa nila sa kalabaw? Eh, baka po. Halaga ko yun. Huwag ka nang umiyak. Papalitan namin yung baka mo. Kinagabihan, pagtapos ng kasiyahan, nag-aya na si Paul at si Canole na pumunta sa lugar kung saan ba nag-aaya ang mga Kulto. Nandito na kami, the boy. Pati ba naman yung kawawang baka? Hindi nyo man lang pinatawad? Anong klaseng mga tao kayo? At napahanga mo ko sa pagkakataon na ito, Albulario. Sino sa inyong dalawa ang gustong mamatay? Walang mamamatay sa amin. Pero kayo, kayo ang mamamatay. Ano pang ginagawa mo? Tumayo ka na riyan at simulan na natin to. Nung gabing yon, aminado si Canole at si Paul na parehas silang lasing na. Oo mga kaibigan, lasing na sila ng gabing yon. Pero hindi ito naging balakid upang hindi tapusin ang kaguluhan na sisimulan ng mga Kulto. Kitang-kita nilang tatlo na yung bandila ng Kulto ay nakatarak, tapos sa ibaba nun naroroon yung ulo ng baka. Ang plano, si Matandang Casio ang bubunot sa kanilang bandila tapos susunugin, at si Canole at Paul naman ang lalaban sa mga Kulto. Una, binibigyan pa sila ng partida ni the boy. Ipinalaban sa kanya yung pinakapayat na merong bit-bit na palakol. Pero hindi mo ito pwedeng ismulin dahil kahit na payat ang Kulto na yon, sadyang napakalakas naman ng katawan. Hinataw-hataw silang dalawa noon hanggang sa napigilan ni Canole yung baraso noon. Kasabay nito yung pag-upak niya sa sikmura ng Kultong payat. Naagaw naman ni Paul yung palakol niya. Akmang papalakulin siya ni Paul nang pigilan siya ni Canole. Bakit ba pinipigilan mo, Canole? Wag. Wag mong papatayin. Hoy, the boy. Kunin mo na tong kasama mo. Hindi na yan makakabangon.
Nang pulutin ni The Boy ang kanyang kasamahan, hinawakan niya yung tiyan nito. Pakawarin niya'y wala ng buto. At anong ginawa mo sa kasama ko? Bakit hindi ko masalat ang kanyang mga buto? Wala na, The Boy. Unti-unti na siyang mamamatay. Pasensya ka na, pare. Sumunod na lumaban yung isang kultong may malaki na tiyan. May hawak-hawak itong napakatalas na bolo at walang kabog-abog nang bigla silang paghahatawin noon. Tinamaan si Kanole sa balikat kaya't natawa ang lalaking mataba. Mamamatay ka na. Mamamatay ka na. Hindi. Hindi ako basta namamatay. Tandaan mo yan. E kinagulat ng kulto dahil yung sugat ni Kanole sa balikat ay naghilom. Napaatras tuloy yung kulto. At ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Paul upang sugurin yun. Biniran niya ito sa sikmura kasabay nun ang paghawak sa kalbo niyang ulo at inuntog sa ulo ni Paul. Matigas talaga ulo mo, Paul. Oo naman. Kahit na bato pa ang yuntog mo sa ulo ko, hindi yan tatalab sa akin. Nang dahil dito, maniwala kayo o hindi, yung ulo ng kulto ay biglang sumabog. Pero yung ulo ni Paul ay parabang walang nangyari. Dalawa na lang sa kulto ang natitira. Ano pang ginagawa nyo? Magsabay na kaya kayong dalawa? Binibigyan mo pa kami ng partida, ha, kulto? Siya nga naman, bakit hindi pa kayo magsabay? Ako na! Ako na ang susunod. Nako, ito na naman tayo eh. Paul, balian mo na nga ng leeg yan. Napakabilis ng pagkilos ng kulto na yon. Pero nagawa siyang tapatan ni Paul. Maniwala kayo o hindi, sa isang pag-atake lang ni Paul ay biglang naupo ang kulto tapos nakahawak sa dibdib niya. Wala na bang susunod? Wala na bang mas malakas? Durog na, puso ng kapwa mo, kulto, The Boy. O ano, The Boy? Ikaw na! Tatapang niyo, ha? Siga pa ako, no? Nagalit si The Boy, kaya ito merong inusal. Maniwala kayo o hindi, para siyang aswang nagabunan dahil yung napakalaki niyang katawan ay nadoble. Tinubuan din ito ng napakaraming balahibo sa katawan. Oh, hindi. Akala ko kulto ka lang. Matras kayong dalawa. Ay, hindi biro yan. Atras! Hindi. Walang atras, Paul. Hawakan mo. Gagawin ko siyang abo. Hindi ganon kadali na hawakan ni Paul ang kulto dahil sadyang napakalakas ng katawan noon. Kahit na nakaakap na si Paul sa likuran ng kulto, nagagawa nitong ihalibas pa rin si Paul at ihampas ng ilang beses sa lupa. Pinapahamak mo ko, Nole. Di ka naman kasi nag-iingat eh. Kulto, napahanga mo ko dahil sa laki ng katawan mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun matatakot mo na ako. At hindi ka pa nananalo sa labanan. Huwag masyadong maraming sinasabi. Sumugod ka na sa akin, Albularyo. Nang sugurin siya ni Kanole ay nakapalaman sa kanyang kamao ang isa niyang medalyon. Madali niya itong sinuntok sa sikmura, dahilan kung bakit tumilapon ang napakalaking kulto. Tapos nadaganan pa nga niya yung mga buto-buto ng baka. Wala ka naman palang sinabi. Laki-laki mo, lampa. Habang sinasabi yon ni Kanole ay biglang may umakap sa kanyang likuran. Sino ka?
Yan ang aking kakayanan na hindi mo na mahuhulaan. Napakahigpit ng pagkapit nun sa kanya. Pakawarin niya'y mas mahigpit pa sa paglingkis ng mga naglalakihang ahas. Nang makita ni Paul ang sitwasyon ni Canole ay agad din siyang gumawa ng paraan. Nilabas niya ang kanyang punyal at agad niyang sinaksak sa batok yung kulto pababa sa kanyang likod. Pero para bang wala pa rin itong talab. Mula sa likuran ay nasipa si Paul ng napakalaking paa ng kulto. Tumilapon ito ng ilang hakbang. Habang si Canole naman ay malapit nang mawalan ng hininga. Mamamatay ka na ngayon. Masyado kang matapang dayo. Bitawan mo ako. Sa pagkakataon na yon, ang matandang Casio na lang ang kanilang kailangan. Lumapit si matandang Casio, tapos yung kanyang medalyon ay nilagay rin sa kanyang kamao at isinapak sa maselang bahagi ng katawan ng kulto. Nang dahil dito, nabitawan niya si Canole. Malaki ka nga! Meron ka rin palang kahinaan. Muntik na ako rin. Ikaw naman kasi Canole. Bakit ba pinagtatagal mo pa ang labang to? Bakit ba hindi mo pa gawing abo ang kulto na yan? Wag. Baka magbago pa siya. Wala nang pagbabago dyan. Pero tao pa rin siya. Deserve niya ang pagbabago. Malamang nainggit lang siya at nagalit. Dahil nga ang gusto niyang mangyari, siya ang pinakamatapang. Ano bang sinasabi mo, Canole? Bigla na lamang sinipa ng malaking kulto ang matandang Casio, kaya't humilahod siya sa lupa. Anong ginawa mo? Pati yung matanda! Nang dahil doon, lalong nag-init ang ulo ni Canole at agad niyang pinagbibira ng maraming beses sa maselan na bahagi ng katawan ng kulto papunta sa kanyang sikmura sa leeg at sa muka. Ihaya ang kulto na yon, tapos inibabawan niya sa dibdib. Sa buong buhay ko, ngayon pa lang ako nakakalaban ng tulad mo. Kulto, kanina inaawa pa ako sa iyo, pero sa ginawa mo sa matanda, palagay ko hindi ka na dapat pang binubuhay pa. Sa ilang iglap lang tinamaan ito ng nagliliwanag na sibat. Kasabay noon, yung bulta-bultahing kuryente. Naroroon din si Canole sa ibabaw niya nang tamaan siya ng sibat. Hanggang sa maya-maya pa, yung tinatapakan ni Canole ay lupa na. Dahil tuluyan nang naging abo ang kulto na yon. Kasabay nito, yung pag-ihip ng hangin kaya't tinangay yung abo ng kulto. Ikaw talaga, Nole. Pinahirapan mo pa ang sarili natin. Oo nga naman. Nasaktan tuloy ako. Ang hirap naman kasi sa'yo, Canole. Binibigyan mo pa ng halaga ang buhay ng mga ganong tao. Pasensya na ho kayo. Tandang Casio, Paul. Alam nyo naman na magkakaiba tayo ng katwiran. Pero hindi bali. Tapos naman na ang laban. Tapos na ang laban, mga kaibigan. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay nag-enjoy po kayo sa maikli nating kwento. Paano po yan? Bukas uli. Kita-kita na lang po tayo. And God bless po and good night.